Executive na niyo po yan, ano? Di ba pa curb yung wall? Hindi po siya, ano, hindi po siya straight. Kung ito po, nakabangga siya dito, nakabangga siya dyan. At itong dulo na ito, nakabangga din siya dyan. Kung tatabasin po pala natin ng straight, yan, ibig sabihin po, ganito kalaki yung awang natin dito sa gitna. Isa sa mga nagiging problema po natin sa pagta-tiles, lalong-lalo na po sa pagsisiroho, ay ito pong mga tulad po nito ikinakabit ko ngayon na siroho. So, pakita ko lang po sa inyo. Para po dito sa isang tiles na ito, ganito po ka, ano, ganito yung magiging awang niya kung tatabasin lang po natin ng eksakto ng straight. Ayan. Kasi nga po yung wall natin ay pakorba. Ngayon po dito sa video nito, gagawin po natin ito ng paraan. Bali ito po palang isang tiles na ito. Ayan. Ginawa ko na po siya. Ano, para sa mga may alam sa ganitong pagsisiroho, pwede nyo pong i-share. Pwede nyo pong i-comment kung ano ba yung pwede natin gawin para matuto rin po tayo ng madaling paraan sa pagsisiroho po ng tulad nito. O, ano po ba yung ginawa ko sa ganitong siroho? Katulad po nito, nandito sa isang ito. Ayan. Ang ginagawa ko po kapag ganito na katulad po nito, na may kinukuha tayong forma ng wall para mailapat po natin ng walang malaking awang dito sa gilid, dito sa wall, yung tiles natin. Hinahanap ko po yung pinakamahabang sukat. Halimbawa po, ito yung 51, yung dito, ito po yung pinakamahaba, 51 cm. Ngayon po, yung tiles na tatabasan natin yan. Ang susukatin po natin dyan, na tatabasan po natin ng straight, ay yung 51 cm muna. Galing po dito, pupunta dyan, 51. At yung galing po dito, 51 cm. Yung pagtabas po natin ng doon sa 51 cm. So ito po yung guhit niya. Yan, yung itim na yan. Yung tabas po natin ng grinder, sa labas ng guhit. Po sa ginagawa ko dyan, ginuguhitan ko muna po siya. So ginuhitan ko lang muna po siya hanggang dito sa dulo, simula po doon sa pangalawang patakbo po ng grinder natin, saka po natin puputulin yung tiles. Yun para maiwasan po natin yung pagkabasag ng tiles, kasi minsan kung diretso putol yung tiles natin, kadalasan po minsan sa vibration, nagkakaroon po ng crack yung tiles at napuputol sa hindi po natin inaasahan. Halimbawa, kadalasan po niyan dito. So bali, ito na po yung tinabas natin, ano, na 51 cm. Po, na ito po nakadikit na. At yan po yung awang. Kumuha po ako ng isang kaperasong tiles. Ayan, nakasukat po nito yung pinakamahaba niyang awang. So gagawin po natin, gamit po yung ating pangguhit dito sa tiles. Simula po dito sa dulo nito. Ayan. Guguhitan po natin papunta dito. Kasi sa ganung paraan po, masusunod po natin yung kurba ng wall. Ano, makikita nyo po, ayan. Ito po yung space niya na edit na sobra niya dito sa dugtungan po ng tiles niya. Bale, ito na po mga sir, yung naging guhit niya. Medyo malabo lang po sa, ano, sa camera, pero kita ko na po yan. Ano? So, kasi medyo talaga yun yung gamit po natin. Ano? So, kung meron po kayong alam na pwede pang guhit sa mga ganitong tiles na, ano, na makinis, pwede nyo pong i-comment para matutunan po natin pareho. Ano? So, yan po yung tatabasin natin. So, sa pagtabas naman po mga sir, kailangan una po, tabas natin ay sa labas po ng guhit na yan. Ano, so ititira po natin yung guhit na yan. A few moments later. Ayan, so dikit po siya dyan sa wall. Ayan, so ito po, tingnan natin dito. Ayan. Ayan, so pwede na po yung ganyan. Ayan. So dikit na po dun sa wall. Ito, merong mga awang na parte, mga parting awang. At dito po, sobra pa siya.
Kailangan pa natin bawasan. Sa ganito pong sitwasyon, susundin na lang po natin yung dating unang tinabasa natin ng tiles. Ano, so kung babawas po tayo ng mga 2 mm, ayan, so ibig sabihin po 2 mm, sunod po dito sa dating cutting ng tiles para hindi na po tayo lumayo sa awang. Many hours later. So bali, ito na po mga sir yung resulta ng atin ng ginawa po nating paraan ng pagpalapat. Ayan, so bali, yung naging tabas po pala natin base po dun sa panukat natin, ano, so base po dito sa panukat natin ito, nagdagdag pa po tayo ng bali 4 mm. Base po dito sa naging panukat natin, isa sa mga natutunan po natin dito ay yung kailangan po pala natin sundin ay yung sobra niya po dito, ano, yung sobra ng tiles na base, yung sobra niya dito, yun po yung susukatan natin at yun po yung i-actual natin doon para yun po yung tatabasa natin. Ano, halimbawa po, kapag naipalapat na po natin kanina, katal po na palapat natin kanina, kapag napalapat na po natin, sukatin po natin yung sobra niya dito, yun po yung actual natin na yung ginawa po natin kanina na pina, ayan, so pinaganyan po natin, may guhit dito, may naka ano po dyan na pangguhit, at nakalapat yung papunta dyan, ayan, so para masunod po yung curve ng yung ano po nitong wall, yung korba po ni ng wall, ano po. So sana po may natutuhan kayong konting idea. Maraming salamat po sa panonood.